Alam niyo ba na makasaysayan ang naging kontribusyon ng Simunul Tawi-Tawi sa buong bansa sa aspeto ng paniniwala ng mga Moro? Sa kadahilanan, dito nagsimula at unang pinakilala ng isang Arabong misyonaryo na si Sheikh Karimul Makhdum ang relihiyong Islam, kung saan lumaganap sa buong bansa, sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao. Ayon kay Alcalde Nazif Ahmad Abdurrahman, ang Arabong misyonaryo na si Sheikh Karimul Makhdum noong taong 1380, 600 na rin nakalipas, ay nagpatayo ng isang mosque o bahay-sambahan para sa mga mananampalatayang Muslim. Sa paglipas ng panahon ay tinagurian itong Sheikh Karimul Makhdum Mosque. Dahil na rin sa makasaysayang kontribusyon, ay kinilala ang Sheikh Karimul Makhdum Mosque ng National Historical Commission of the Philippines na isang makasaysayang lugar palatandaan ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ang mosque na ito ay matibay na nakatayo at nagagamit ng mga mananampalatayang residente at pangunahing dinarayo ng mga turista sa Tawi-Tawi. Sa panahon ni President Marcos, karamihan sila dyan. Because this was part of the policy of attraction, addressing the Muslim world or the Muslim Ummah, that President Marcos really cares for the Muslim. In fact, pumunta siya rito to help his rally, and that was even before pag-alis niya, nagkaroon na ng job. So the Jabida really started here in Tapsopia. That was where the massacre took place. Pero if you look at it, parang ang dulo ng the rebellion really started from here because of the Jabida. Maraming makasaysayang pangyayari, bagay at tao ang maaaring matuklasan sa Simunul Tawi-Tawi. Isa na rito ang pinakamalaking puno ng balete na tinatayang isa sa pinakamatandang puno sa bansa. Katabi ng punong ito ang isang pulidan o lagoon na sinasabing kasabay na rin tumanda ng punong balete. Ang DPWH-ARM ay hindi lang gumagawa ng daan, bridges and ports, kundi sinusuportahan din natin yung mga tourist sites dito sa ARMM. Isang significant tourism site dito sa ARMM, itong Simunul, yung Sheikh Makhdum historical site na na-establish noong 1380. At pagpunta mo dito sa Simunul, bibisita mo rin itong pinakamalaking puno dito sa Simunul, at sinasabi nilang isa rin pinakamalaking puno sa buong Pilipinas na may katabing underground cave kung saan yung mga kababayan natin dito sa Simunul ay ginagamit ding paliguan. Dito sila nagpipiknik, dito sila nag-unwind. Pinakilala rin ni Alcalde Abdurrahman ang pinagmamalaki nilang anak ng Simunul na si Sultan Ombra Amilbangsa. Na nagdala ng dangal sa kanilang bayan. May pinas ng Municipal Council ang resolution na to declare Sultan Ombra as our local hero. So si Sultan Ombra Amilbangsa ay anak ng Simunul. Yes, he's from this barangay Obon, native son of this barangay. So one thing I'm proud of, naging ano siya, governor of Bukidnon. Imagine. Yes. So at least we can be proud of him. Sa bawat ganda ng likas na yaman at makabuluhang kasaysayan na ating natunghayan sa Simunul, ay hindi pa rin may tatanggi ang mga problemang kinakaharap nito bilang isla. Iilan rito ay ang kawalan ng pinagkukunang malinis na tubig at mga marupok na mabuhangin daanan patungo sa sentrong bayan. Island na patag na ganito, nahihirapan tayo sa pagkuha ng source of water kasi kahit pagkakuha tayo, meron mataas siya na salinity, medyo maalat, may salt water intrusion. Bawa din sa tubig na may level 2. Pero ganito rin, ang source of water natin, meron kami kinukunan, medyo mas okay rin yun sa pagligo, sa pwedeng gamitin din sa pagluto. Hinihiling ng mga residente ang magkaroon ng maayos at matibay na kalsada, mga government centers sa mga barangay upang mapadali at abot kamay ang serbisyo ng gobyerno sa kanila. So before itong daan na ito, maputik to dati.
So mahirap mag-transport, especially in farming. So mahirap magdala ng mga farm goods. Now because of this road, the construction of this road, naging madali na yung pag-transport ng mga goods na ito. Sa ganitong dahilan, ay pinagkalooban ang bayan ng Simunul ng mahigit 245 milyong pisong puhunan mula sa gobyernong nasyonal. Ang mga pondong ito ang ipagsasagawa sa mga kalsada, patubig, seizure protection, pampublikong gusali at iba pang mga katulad. Ito, nandito tayo ngayon sa Salam Bridge. Ito ang pinakauna-unang Salam Bridge sa ARM. Panahon ni Regional Governor Chairman Nur Misuari. Ang bayan ng Simunul Tawi-Tawi sa aspeto ng kalsadang impastruktura ay mayroon ng mahigit 7 kilometrong konkretong kalsada na nilagakan ng halagang 115 milyong piso. Kasalukuyan nating ginagawa ang DPWH-ARMM at ang Municipality of Simunul ay gumagawa ng 3.6 kilometer access road papunta rito sa oldest mosque natin dito. At makikita naman natin kahit nasa malayong lugar ay dekalidad na trabaho pa rin ang binibigay natin para sa ating kababayan at para naman sa ating mga kababayan na bibisita rito sa historical heritage natin ay mapapadali sila sa pagbisita. Kasama sa mga patuloy na isinasagawa sa ngayon ng DPWH Tawi-Tawi at ng lokal na pamahalaan, ang proyektong Seizure Protection na magliligtas sa komunidad laban sa mga naglalakihan at malakas na hampas ng dagat. Meron hong revision nangyari dito gaya ng una kong ginawa sa kabila, yung phase 1. Dahil po sa yung unang design, hindi makaya ng alon. Talagang paggawa mo, pagkatapos maggawa, masisira din. Open sea kasi tayo dito. Hindi gaya ng ibang lugar, ibang barangay, medyo nakasara. Ito open siya. So, dapat yung design niya ganito. So, ganito ang ginawa namin. With the consent of our district engineer, Engineer Kamlani. Maraming salamat sa itong ginawa, binigay ninyo sa amin. Kasi pag wala dito, talagang masisira yung daan. Kaya nga, yun na lang. Maraming salamat sa inyo. Mapapansin sa bayan ng Simunul ang maaliwalas at tahimik nitong kapaligiran. Kapuna-puna rin rito ang mga naggagandahang mga kabahayan. Makikita naman natin na dito sa maliit na island na ito, punong-puno ng daan-daang mga bahay na ganyan na ang itsura. It only shows that the poverty of capacity is one thing that is devastating the ARMM. Sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, ay dahan-dahan na nating makakamit ang kaginhawaan sa buhay. Ang mga pampublikong serbisyo na ito sa imprastruktura ay hatid sa inyo ng DPWH, ARMM, On the Road. As we drifted towards the storm, baby, a lion lost his teeth.